Happy Earth Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Father's on happy. Okay, let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Most gracious Father God, thank you for saving us and dwelling within us. Aming mahabagin at sumasalangit na aming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagliligtas ninyo sa amin. For the miserable sinner, you gave us on your begotten Son and crucified. Kami po ay terribleng mga makasalanan, ngunit ibinigay niyo po ang inyo pong nagbugtong na anak upang kami ay iligtas. Thank you for letting us realize this great love. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maunawaan ng itong ang dakilang pag-ibig na ito. Thank you for giving us chance to live a life for your glory. Maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng pagkakataon na mamuhay para sa inyong kaluwalhatian. In this world, there is a lot of temptations and difficulties. Sa sanlibutan ito ay napakaraming mga tukso at maraming mga kahirapan. Without your help, without your wisdom, how can we overcome it? Kung wala po ang inyong tulong at karunungan, paano po naming magagawang mapagtagumpayan ang mga ito? Today we are here for yearning heart, for your comfort and your instruction. Kami po ay narito ngayon na may puso at nagnanais na mapakinggan ang inyong pong salita. Please touch our heart and comfort our heart. Naway antigin niyo po at aliwin ang aming mga puso. So that we trust in you and obey your will. Upang kami ay magtiwala at sumunod sa iyong kalooban. We trust you all. Ito po ang aming mga panalangin. We pray in the name of Jesus loving us. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen. Let's open Bible, 1 Peter chapter 2, verse 1 to 3. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Unang Pedro, Kapitulo 2, verses 1 to 3. 1 Peter chapter 2, verse 1 to 3. Read together. Basahin po natin. 3, 2, 1. Kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Verses 1 to 3 lang po. After saved, most important thing is understand the will of God and growing up continuously. Pagkatapos po ng ating kaligtasan, ang isang bagay na dapat po nating gawin ay pag-aralan yung kalooban ng Diyos at lumago. For the growing up our Christian lives, right understanding of will of God is important. Para sa paglago sa ating Kristiyanong pamumuhay, kailangan nating malaman ang kalooban ng Diyos. Everything has life is supposed to grow. Lahat ng may mga buhay ay kailangang lumago. If it doesn't grow over time, it becomes anxiety not only for them but also for the people around them. Kung hindi ito lumalaki sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging pagkabalisa, hindi lamang para sa kanila, kundi para na rin sa mga tao sa kanilang paligid. There are people whose bodies do not grow over time. There are also people with physical disabilities. May mga taong ang katawan ay hindi lumalaki sa paglipas ng panahon. Mayroon ding mga taong may kapansanan sa katawan. However, despite such physical and intellectual disability, there are those who overcome it and impress many. Gayunpaman, sa kabila ng gayong physical at intellectual na kapansanan, may mga taong napagtagumpayan ito at pinapamangha ang marami. A bigger problem then that is that there are people who look normal but have a personality problem because their mind have grown up long. May mga taong kahit na may mas malaking mga problema, ito ay lumilitaw na normal. Ngunit may mga tao na may mga problema sa personalidad dahil ang kanilang mga isip ay masasama at sila ay may kapansanan. Some people caught up in long thought and live a life that
has nothing to do with God and against God. May mga taong nahuhuli sa kanilang maling mga pag-iisip at nabubuhay nang walang kinalaman ang Diyos at sila ay laban sa Diyos. There are people who hold those around them with their immature personality. May mga tao na nasasaktan yung ibang mga tao na sa kanilang mga paligid dahil sa kanilang mga immature na personality. That is a big problem. Yan po ay napakalaking problema. Even after being born again, after saved, a person who is regenerated must learn the personality of faith and grow up. Kahit bago, pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan, kung saan yung bago, yung tao ay nababago, kailangan niya ring maunawaan yung personalidad ng paglago sa pananampalataya. If you don't, you will be a great worry before God and the church. Kung hindi, ikaw ay magiging malaking pag-aalala sa Diyos at sa iglesia. If you are surely born again, it means you receive Holy Spirit, new life. So there is evidence of salvation. Kung ikaw ay talagang naligtas, ibig sabihin mayroong pagbabago sa iyong buhay. Ibig sabihin, ikaw ay talagang may ebidensya ng kaligtasan. Are you saved? Kayo ba ay ligtas na? All of you saved? Lahat ba kayo ay ligtas na? 100%? 100%? How are you born again? Paano ba kayo naligtas? How are you born again? Paano kayo naligtas? 1 Peter chapter 1 verse 22-23. First Peter chapter 1 verse 22-23. Let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayong dilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Here is a recommend about how can you get salvation. Also, there is evidence of salvation. Ito yung narito ngayon, yung mga talata na kung saan nagpapakita na yung isang tao ay talagang naligtas. Most important thing is salvation. Ang isang pinakamahalagang bagay ay yung kaligtasan. If you don't understand the salvation correctly, your Christian life is nothing. Kung hindi niyo naunawaan yung kaligtasan ng tama, yung iyong Kristiyanong pamumuhay ay walang kabuluhan. And you believe long and go to hell. At ikaw ay mapupunta sa impyerno. How are you born again? Paano ba kayo naligtas? Hear the word of gospel and be born again. Kailangan nating marinig yung salita ng Ebanghelyo at maipanganak na muli. As the Bible says, Romans chapter 10, verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga sinasabi sa aklat ng Romans chapter 10, 17, na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. It is impossible to trust those who have not heard and to serve those who do not believe. Napaka-imposible sa mga tao na magtiwala na hindi naman nila napakinggan, at sila ay maglilingkod na hindi naman nila pinaniniwalaan. You can believe by hearing the truth of salvation spoken in the Bible and understanding it accurately. Tayo ay maniniwala lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa katotohanan, sa kaligtasan, sa pamamagitan ng mga pagbabasa, sa pamamagitan ng Biblia at pag-unawa nito ng tama. For your salvation, if you listen the word of God, God's word, you have to obey it as a truth. Para sa kaligtasan, para ikaw ay maligtas, kailangan mong sumunod sa katotohanan. Obeying means you must listen to the word of gospel, forsake your thought, and accept God's way. Yung pagsunod, ito yung pakikinig sa salita ng Diyos at pagsunod sa kailangan gawin. Isaiah chapter 55, verse 7. Isaiah 55, verse 7. Isaiah chapter 55 verse 7. Let's read together. Basahin po natin. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya. At sa aming Diyos sapagkat siya magpatawad ng sagana. For the return to God, for salvation, forsake your way and
throughout your thinking. Upang makabalik sa Diyos at magkaroon ng kaligtasan, kailangan mong lisanin yung iyong mga masamang lakad. You cannot be saved while insisting on your own evil thought and your own way. Hindi ka maliligtas kung ikaw ay nananatili sa mali mong pagkaunawa at sa pagsunod mo sa iyong sariling pamamaraan. To believe requires obedience. Upang maniwala, ito ay nangangailangan ng pagsunod. You are born again by submitting your thought before the Word of God. Ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyong sarili sa salita ng Panginoon. Faith and obedience are bundled. Ang pananampalataya at pagsunod ay magkasama. If there is a faith, there is obedience. Kung may pananampalataya, mayroong pagsunod. Without obedience, how can you say you have a faith, right faith? Kung walang pagsunod, paano mo masasabing meron kang tunay na pananampalataya? There's no deed, there's no faith. Kung walang pagsunod, ay walang pananampalataya. It's lost soul. Ito ay naliligaw ng kaluluwa. He who obeys God, trusting God. He who obeys God, trusting God. Kung sino man yung mga taong sumusunod, sila ay umaasa lamang sa Panginoon. Is right? Ito ba ay tama? Those who trust in God, obey God. Yung mga sumusunod sa Diyos, sila ay yung mga taong ligtas, sila yung mga sumusunod sa Diyos. So as a result of salvation, what is the result of salvation? Kung ganun, ano ba yung resulta ng kaligtasan? In Peter, 1 Peter chapter 1, 22, we can understand the result of salvation. Sa 1 Peter, maunawaan po natin yung kaligtasan. Since you have purified your soul, dahil nilinis mo na ang iyong kaluluwa, born again means, saved person means, our soul is purified. Yung taong naligtas, ang ibig sabihin, yung kanyang kaluluwa ay nalinis na. How to purify our soul? Paano ba malilinis yung ating kaluluwa? By receiving the forgiveness of our souls were purified before God. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng kapatawaran ng kasalanan, yung ating mga kaluluwa ay nalinis sa harapan ng Diyos. Before, because our souls have been purified, we are able to love the Lord without falsehood and to love our brothers and sisters. Dahil sa yung ating mga kaluluwa ay nalinis na, nagagawa nating mahalin ang Diyos nang walang pagkukunwari at nagagawa nating mahalin ang bawat mga kapatid. Because our soul purified, we love the Lord and we love our brothers and sisters. Dahil nalinis na ang ating mga kaluluwa, nagagawa nating mahalin ang Diyos at mahalin ang mga kapatid. Before salvation, our love is wicked love. Bago tayo magkaroon ng kaligtasan, yung ating pag-ibig ay masama. But after salvation, after saved, you love God and your brothers and sisters and church with honest heart. Pero pagkatapos ng kaligtasan, nagagawa mong mahalin ng tunay ang church, ang Diyos at ang mga brothers and sisters. And if you the more understand the love of God, the more understood the will of God, you love the church and brothers and sisters fervently. At sa tuwing mas mauunawaan mo yung pag-ibig ng church, yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, mas magagawa mong mahalin ng taimtim ang mga brothers and sisters. So for the growing our faith, we love God and church and brothers and sisters with all our heart. Hanggang sa lumalago ang iyong pananampalataya, mas lumalago ang iyong pag-ibig sa iglesia, sa Diyos at sa bawat brothers at sisters. Passionately. Nang may pagnanais. Just as we have all the temperaments we have when we are born. Katulad ng mayroon tayong iba't ibang mga pag-uugali nang tayo ay ipinanganak. The born again Christian, a saved person, has a new temperament and the character from above that did not come out of us. Yung mga taong naligtas ay mayroong mga bagong pag-uugali at may mga bagong katangian na nagmumula sa itaas. You have a new desire, new character. Meron kayong bagong pagnanais, meron kayong bagong katangian. Is true or not?
Ito ba ay tama o mali? After salvation, during the Christian life, you found in your heart there is another character. Bago tayo magkaroon ng kaligtasan, yung nasa ating mga puso, yan po yung ibang katangian. It is Holy Spirit. Ito ay kasamaan. And it become holy. It become make us holy. At ito ay nagiging banal. 2 Peter chapter 1 verse 4. Basahin po natin, 3 to 1. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Don? 2 Peter chapter 1 verse 4. Chapter 2 Peter chapter 1 verse 4. 2 Peter po chapter 1 verse 4, sorry po. Read together. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. This is the purpose of our salvation. Ito yung layunin ng ating kaligtasan. You may be partaker of the divine nature. Maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Upang makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa mga pagnanasa. Before saved, only you live for the lust of flesh. Bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay namumuhay sa kabulukan ng sanlibutan ito. But after salvation, God gave us Holy Spirit so that you may be partaker of divine nature. Pero pagkatapos ng ating kaligtasan, binigyan tayo ng Diyos ng banal na espiritu upang tayo ay maging kabahagi sa likas ng Diyos. As a new creature, a new nature emerged. Kaya nga may bagong likas o katangian ang lumabas. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Second Corinthians po, chapter 5, verse 17. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. All things have become new. Lahat ng mga bagay ay naging bago. It's true? All things become new. Ito ba ay totoo? Lahat ng mga bagay ay nabago? All your things become new? Lahat ba ng bagay sa inyo ay nabago? We live our life is another way than compared with before salvation. Yung dati yung buhay ay nabago simula nang kayo ay nagkaroon ng kaligtasan. What becomes new since you are saved? Ano ba yung nabago sa inyo mula nang kayo ay naligtas? What? What? Ano po? First, they like to put God in their heart, from the heart they hated to have God. Yung unang bagay, sa mga naligtas, gustong-gusto nilang ilagay sa kanilang puso ang Diyos at iwanan yung mga kasalanan, yung mga pagkakamali. Before salvation, we don't like God, we don't have mind God put in my heart, God. Bago tayo magkaroon ng kaligtasan, ayaw nating ilagay ang Diyos sa ating mga puso. We live without God. Namumuhay tayo nang wala ang Diyos. But now we love God. Pero ngayon, minamahal na natin ang Diyos. We want to relationship with God. Gusto nating magkaroon ng relasyon sa Diyos. It is new mind. Ito yung ating pag-iisip. It is true? Ito ba ay tama? And so longing for the Bible. Tayo ay nagnanais para sa Biblia. We love Bible, right? Minamahal natin ang Biblia, tama po. We love God's word. Minamahal natin ang salita ng Diyos. How about before salvation? Paano naman bago tayo magkaroon ng kaligtasan? When you come to church, you don't understand even preacher explain the God's word. Kahit pupunta kayo sa church, hindi niyo nauunawahan kahit ipinapaliwanag ng pastor yung salita ng Diyos. And very bored, very sleepy. At kayo ay boring at naantok. When your friend invite to church, you sit down first and 5 minutes later become sleep.
At pag kayo iniimbitahan sa church ng inyong mga kaibigan, pagkatapos ng 5 minuto, ikaw ay natutulog. Right? Tama po ba? Cannot endure this time. Hindi niyo mapagtiisan yung ganitong mga oras. How about you? Paano naman po kayo? Who are asleep now? Sino ang natutulog? Naantok. Huh? No one asleep now. Walang naantok. Because we love God's word. Dahil minamahal natin ang salita ng Diyos. That's why this time is very, very happy. Kaya nga sa mga oras na ito, ito yung napakaligaya. God's word is very sweet. Yung salita ng Diyos ay napakatamis. And we understood what God tell to us. At nauunawaan natin kung ano yung sinasabi sa atin ng Diyos. It is a new mind God create new. Ito yung bagong pag-iisip na ibinigay sa atin ng Diyos. And also, our heart was created to fit to the lost soul. At yung puso na kung saan naawa sa mga nawawala o naliligaw ng mga kaluluwa. We love lost soul. Minamahal natin yung mga naliligaw, yung mga nawawalang kaluluwa. Right? Tama po. We love church. Minamahal natin ang iglesia. And we love God. At minamahal natin ang Diyos. It is new mind created. Ito yung bagong pag-iisip na nilalang. Before our heart is very stubborn, stone heart. Yung ating bago tayong magkaroon ng kaligtasan, yung ating mga puso ay matitigas. But now our hearts become very soft. Ngayon, yung ating mga puso ay naging malambot. Right? We tolerate others. Pwede nating pagtiisan yung iba. Before we are very selfish. Dati, tayo ay napaka makasarili. But now we are very humble. Pero ngayon tayo ay naging mapagpakumbaba. It's that kind of nature created in our heart. Ito yung likas na nilalang sa atin ng Panginoon. And also new value are created. At yung bagong pag-uugali ay nilikha. The eyes to see the world are completely different. Yung mata na makakita sa sanlibutan ay talagang nagbago. Before only you live for the worldly things, worldly pleasure and success in the world. Bago tayo magkaroon ng kaligtasan, gustong-gusto natin itong sanlibutan. But now, you don't have mind for it. Pero ngayon, wala na kayong pagnanasa para rito. Because it's not the value for you. Dahil wala na itong kabuluhan, kahalagahan sa atin. What is your value nowadays? Pero ngayon, ano na ba yung pinapahalagahan mo? Our value is please God. Please pinapahalagahan God. Po natin ngayon kung paano natin luluwalhatiin ng Diyos. Okay? Tama po ba? You want to please God? Gusto mo bang maluwalhati ang Diyos? Huh? Oh. It is new value. Ito yung bagong pagpapahalaga. That's why we live for it. Kaya nga, tayo ay nabubuhay para doon. You understand? Naiintindihan niyo po? It's changed. It's created new mind. Ito yung bagong nilalang na ibinigay sa atin. Also, the nature of pursuing spiritual things arise. Ganon din, yung kalikasan sa pagnanais ng mga spiritual ay bumangon. Because it's very important for us. Dahil napakahalaga ito para sa atin. Not live for the flesh desire, we live for the eternity. Hindi tayo nagnanais para sa pagnanais ng laman, kung hindi nagnanais tayo para sa walang hanggan. This is our new nature. Ito yung bago nating likas. New desire. Pagnanais. And we're looking for the good things for God. At tayo ay humahanap ng mga mabubuting bagay para sa Diyos. We want to obey. We want to serve church. Gusto nating sumunod at maglingkod sa church. For please God. Para luwalhatiin ang Diyos. Right? We have a new nature received from God. Meron tayong bagong likas na tinanggap mula sa Panginoon. That's why Bible tells us, reveal it to the world. Kaya nga ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Biblia, kailangan mong ilabas, ipahayag ito sa mga tao. Now you have been saved, so reveal it to the world. Ngayon, kailangan mong maipadala para magpatotoo sa Panginoon. We have to preach the gospel because salvation is most important. Kailangan nating ipangaral ang ebanghelyo dahil yung ebanghelyo ang napakahalaga para sa lahat. Bible tells us, save the people is the light of the world. Sinasabi ng Biblia na lahat ng mga taong nagkaroon ng kaligtasan ay ilaw ng sanlibutan. That's why, do not hide this light and shine it to the world. Kaya nga, huwag nyo pong itago ang liwanag na ito, kung hindi, ihayag nyo sa sanlibutan. And the saved Christian is the fragrance of Christ. At yung mga taong mga Kristiyano, mga taong naligtas, sila po yung mabangong samyo ni Kristo. How about your smell? Paano naman ang inyong amoy? Huh?
when people approach to you, you spread the bad smell, they love you. Kung may mga taong lumalapit sa iyo at inilalabas mo yung amoy mo na mabaho, sa palagay mo lalapitan kanila? If you have a watery smell and that they love you? Kung may masama kang amoy, mamahalin ka ba nila? We are the fragrance of Christ. Meron tayong samyo ni Kristo. How sweet it is. Napakatamis nito. Right, how beautiful it is. Napakaganda nito. How good it is. Napakabuti. That's why we have to spread our fragrance of Christ to the world. Kaya nga kailangan nating ipaamoy yung ating samyo sa sanlibutan, yung samyo ni Kristo. It really appeals to the others. Ito talaga ay nakikita ng mga tao. Why your life is so good? Your life is so bright. Your smell is so good. O bakit yung buhay mo ay mabuti, maganda at yung amoy mo ay mabango? Bible said you are holy, so you have to reveal holiness to the world. Sinasabi ng Diyos ng Biblia na ikaw ay banal, kaya kailangan mong ibahagi ang iyong kabanalan. Bible said you are son of God. That's why in the world you live as a son of God. Sinasabi ng Biblia na ikaw ay anak ng Diyos, kaya kailangan mong ihayag na ikaw ay anak. You have to live in this world with new nature. Kailangan nating mabuhay sa sanlibutang ito ng may bagong likas. If you are born again, let take hope things of the flesh. Bago tayo magkaroon ng kaligtasan, tayo ay nabubuhay sa laman. No need your previous clothes if you have a new clothes. Wala nang halaga na bumili ka pa ng bagong damit kung meron ka namang damit. Right? If mother bought new brand, what is Nike? Both you, and then how about you? Paano naman kung yung nanay ay bumili ng isang branded na damit na Nike? Paano naman ang ano naman ang masasabi mo? You insist you're old clothes, dirty clothes. Ipipilit mo ba na suotin yung marumi mong damit? You love imitate Nike? Gusto mo ba yung imitate? This is original Nike. Why you insist to imitate Nike? Ito ay tunay na Nike, pero bakit pinipilit mong isuot itong imitasyon na ito? If you receive new, took off and put off your old clothes and put on new clothes. Kung meron kayong bagong natanggap, dapat yung alisin yung mga luma niyong damit at isuot yung bago. So we have to worship God with a new soul. Kaya nga kailangan nating luwalhatiin ang Panginoon ng mayroong bagong kaluluwa. Not with your flesh. Hindi sa pamagitan ng iyong laman. It's very important. We serve God, serve church with a new soul. Napakahalaga ito na kailangan nating paglingkuran ang Diyos sa pamagitan ng bagong espiritu. Not with your ability. Hindi sa pamagitan ng iyong pagsusumikap. Right? So, it makes us a good relationship with God. Kaya nga ito ay nakakagawa ng maayos na relasyon sa Diyos. Billy Sunday is famous pastor. Hear this from a pastor. Si Billy Sunday ay narinig ang mga pangungusap na ito para namula sa kanyang pastor. Do you want to succeed in your faith? Gusto bang magtagumpay sa iyong pananampalataya? How about your answer? Paano naman ang inyong sagot? Do you want to succeed your Christian life? Gusto mo bang magtagumpay sa iyong buhay pananampalataya? Then what should you do? Kung ganun, ano ang gagawin mo? This pastor told to Billy Sunday, if you want to succeed your faith, then pray for 50 minutes. Kaya nga sinabi ng pastor na ito kay Billy Sunday, kung gusto mong umunlad o magtagumpay sa iyong buhay pananampalataya, kung ganun kailangan mong manalangin ng 15 minutes. Araw-araw. Pray for 50 minutes every day, read the Bible 50 minutes every day, and give others which you believe for 50 minutes. Manalangin ng 15 minutes araw-araw, magbasa ng Biblia ng 15 minutes at ibahagi sa mga tao yung iyong pinaniniwalaan ng 15 minutes. It's very hard for you 15 minute prayer? Napakahirap ba sa iyo na magdasal ng 15 minutes? It's very hard for you read the Bible only 15 minutes? Napakahirap para sa iyo na magbasa ng Biblia ng 15 minutes? It's very hard for you to talk about spread the gospel only 15 minutes? Napakahirap ba para sa iyo na ibahagi ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos ng 15 minuto?
Billy Sunday practiced this word every day and later become a great evangelist. Kaya nga si Nanay ni Billy Sunday, yung mga bagay na ito at pagkatapos, siya ay naging dakilang ebanghelista. So for growing of our faith, for succeed of our faith, we have to do something what God has tell to us. Kaya nga para umunlad yung ating buhay Kristiyano, kailangan nating sundin kung ano yung sinasabi sa atin ng Diyos. This is First Peter chapter 2 verse 2. First Peter chapter 2 verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. This is a requirement of God. Ito yung kailangan ng Diyos. Only those who have life have the act of eating. Kaya nga, kung sino man yung mga taong may buhay, sila yung lumalago. If baby born, what he's asking, what his desire? Yung sanggol po ba? Ano ba yung gusto niya? Baby love alcohol, baby love smoking? Yung sanggol ba ay gusto niya ng alcohol o ibang bagay? Only love mere. Gusto niya lamang po yung gatas. So, there is a brother and sister who until now baby. May mga kapatiran po tayo na hanggang ngayon ay mga sanggol pa rin. There is a brother and sisters, now they grow up, they have a face of youth, face of father. May mga ibang mga kapatid naman na sila ay lumago ng katulad ng mga kabataan o katulad ng mga tatay. When you born again, when you come to church, first you have to eat the spiritual milk. Nung kayo ay nagkaroon ng kaligtasan, bago kayo pumunta dito sa church, kailangan niyong kumain ng mga spiritual na gatas. First for you it's very hard to understand the Bible when you read the Bible. Una sa lahat, napakahirap sa inyo na maunawaan yung Biblia. So when I was saved at 17 years old, for me also very hard to read the Bible and understood the Bible. Nung ako ay naligtas, nung ako ay 17 years old, napakahirap para sa akin na magbasa at maunawaan yung Biblia. That's why that time, every day, I just listen sermon. Kaya nga, sa mga oras na iyon, ako ay nakikinig lamang ng mga sermon. If Sunday sermon, I preach it, I bought a cassette tape. Kung Sunday sermon, nagdadala po ako ng cassette tape. And until Wednesday, every day, when I pass by here and there, I listen continuously. Kaya nga, hanggang Wednesday, ako ay patuloy na nakikinig. Maybe more than 10 times. Maaring mas marami sa 10 beses. And Wednesday also, when I go to church, I bought a cassette tape again and listen it again and again, Wednesday to Sunday. At ganun din, tuwing Wednesday sermon, nagdadala ako ng cassette at patuloy akong nakikinig hanggang sa Sunday. It really touched my heart. Talagang ito ay umaantig sa aking mga puso. Right? Even though you listen today, Sunday sermon, maybe after you go out, and when you lunch time, you forgot all. Maaring kahit nakikinig kayo ng Sunday sermon ngayon, pag kayo ay lumabas at kumain, maaring makalimutan nyo na ang lahat. Then how can you apply it in your life? How can you live with God's word? Kung ganun, paano nyo maisa sa buhay ang mga bagay na ito sa inyong buhay? So if you understand, very hard to understand your meditation, first you have to listen sermon diligently. Kung nahihirapan po kayo na magbulay-bulay sa mga sermon, pakiusap, patuloy kayong makinig ng mga sermon. It is mother's milk. Ito yung gatas ng ina. So if you normally long for the word of God and learn the word, you will grow well. Kaya nga, kung kayo'y normal na kumakain ng mga salita at natututo ng salita, kayo ay lalago. Why your Christian life is so weak and cannot grow up? Bakit yung inyong mga Kristiyanong pamuhay ay napakahina at hindi lumalago? If you don't eat or get sick, normal life is impossible. Kung hindi po kayo kumakain at kayo ay may sakit, kung ganun ang inyo pong Kristiyanong pamumuhay na normal ay hindi imposible. You look back your Christian life. Kaya kailangan nyo mong munang tignan yung inyong Kristiyanong pamumuhay. Why now you are very weak? Bakit ngayon ay napakahina nyo? Why your mind collapsed?
Bakit yung mga isipan ninyo ay bumabagsak? Because you don't eat God's word. Dahil hindi po kayo kumakain ng salita ng Diyos. Or there is a sin. O kaya meron po kayong kasalanan. That's why you have a problem. Kaya nga meron po kayong problema. In Corinthians chapter 3 is the word to those who have been saved. Kaya nga yung unang Corinthians chapter 3 ay ito yung mga salita para sa mga taong naligtas. Several years passed after the Corinthian saints were saved, but they were still nursing children. Lumipas ang ilang taon matapos maligtas ang mga banal sa Korinto, sila ay katulad pa rin ng mga pinasususong bata. There are children who could not eat hard food. Mayroong mga bata na hindi kayang nguyain yung mga matitigas na mga pagkain. Breastfeed the Apostle Paul, breastfeed the world so that they may grow. Kaya tulad ng isang nagpapasuso, si Apostle Pablo ay nagpapasuso ng salita sa mga taga Corinthians upang sila ay lumago. 1 Corinthians chapter 3. Basahin po natin ng sabay-sabay, 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 2, 3 to 1. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito, hanggang kayo ay hindi pa ninyo kaya. Because of they are childish, they cannot eat good food from God. Dahil sila ay mga bata pa lamang, hindi nila kayang nguyain yung mga salita na mula sa Diyos. If they grow up, they have to eat normal food. Kung sila ay lumago, kung ganun kaya nilang nguyain yung mga normal na mga pagkain. Oh, like the fork and like the manok, like that. Like katulad ng manok, kailangan katulad ng mga baboy. But if children, baby, even he already 10 years old, 12 years old, until that time, he drink milk. Ngunit kung yung isang bata, bagamat siya ay 10 years old na, pero hindi niya pa rin kayang kumain, ang kinakain niya lamang ay gatas. What happened? Ano yung nangyari? Huh? About even 20 years, until milk. Kaya nga, kahit 20 years old na siya, nagaganon pa rin. It's very weak, very weak. Napakahina po niya. They don't know the how delicious adobo, how delicious sinigang, like that. Hindi niya po nalalaman kung gaano kasarap yung adobo, yung sinigang. So in the Bible, there is a very sweet word when you grow up, you can eat. Kaya nga sa Biblia, napakaraming mga salita na matatamis na makakain mo pag ikaw ay lumago. So because of they are childish, they have in the church, there is a lot of problem. Dahil sila ay mga isip bata, sa loob ng church, sila ay napakaraming mga problema. Verse 3, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? There are still corner. Meron pong napakalaking problema dito. And there are envy and the strife and the division. Sila ay nagtatalo-talo, sila ay may mga paninibugho. Because of they are baby Christian. Dahil sila ay mga baby Christian pa lang. Apostle Paul scolded them, until now you are baby. Kaya nga si Apostle Pablo ay pinagalitan sila, hanggang sa ngayon ba kayo ay mga baby pa rin? Like the members of a Corinthian church, there are people who are like children even after years of salvation. Kahit sa iglesia ng Korinto, may mga taong mga baby pa rin kahit sila ay naligtas na ng mahabang panahon. How about you? You think about today, you have a baby faith or youth faith or father faith? Paano naman ngayon? Iniisip nyo ba na kayo ay may pananampalatayang katulad ng mga bata, katulad ng mga matatanda? The characteristic of baby Christian, like a baby, they don't have the ability control themselves. Yung mga pananampalataya ng mga batang mga Kristiyano, wala silang abilidad na kontrolin yung kanilang mga sarili. How about the characteristic of baby? Paano naman yung mga katangian ng mga baby?
They fight the badly with envy, jealous, strife, quarrel, and trivial things. Nag-aaway-away sila dahil sa inggit, selos, alitan at mga walang kabuluhang bagay. Because baby, everything is egocentric. Dahil ang lahat sa kanila, yung kanilang tinitignan ay yung kanilang sarili lamang. Strong self-assertion and no concessions or consideration, there's no sacrifice. Yung ipinipilit yung kanilang mga sarili, hindi nila isinasaalang-alang yung ibang mga tao, sila ay walang sakripisyo. It is a baby. Yan po yung mga sanggol. Just every time ask brothers and sisters, sacrifice. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa mga brothers and sisters, kailangan yung magsakripisyo. But there's no sacrifice. Pero wala pong sakripisyo. And also they're thinking very physical and worldly. Kaya nga, ganun din yung kanilang mga pag-iisip ay nabubuhay doon sa pag-iisip ng physical at makamundo. Baby are good at pouting. Yung ibang mga bata din ay laging sumisimangot. Easily pouting. Madaling sumisimangot. Sometimes some brothers and sisters very easily pouting. Kuminsan may mga ibang brothers and sisters na madaling sumisimangot. They again mad when come to church, why other brothers and sisters not welcome me? Sila ay nalulungkot pag sila ay pupunta sa church. Bakit yung ibang mga brothers and sisters ay hindi ako welcome? Not smile. Hindi gumingiti. They judge them. Sila ay naghahatol. And they are pouting. Sila ay sumisimangot. And then not join the church things. Kaya nga hindi sila sumasali sa mga gawain ng church. Also, baby easily deceived by tricky temptations. Ang mga bata din ay madaling nalilinlang ng mga mapanlinlang na tukso. Naluloko sila kahit isang candy lang. If you have a baby faith, easily deceived by another things. Kaya nga kung meron kayong pananampalataya na tulad ng mga bata, maaari kayong madaling matukso ng mga tukso. We should be grown up. Kailangan nating lumago. We should be strong. Kailangan nating maging malakas. For the works of God. Para sa gawain ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 14. Ephesians chapter 4, verse 14 po. Ephesians chapter 4, verse 14. Read together. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Christian life should not be done like a child, baby. Ang buhay pananampalataya ay hindi dapat gawin tulad ng mga bata. You must not be easily swayed by men's cunning and cunning temptations. Hindi ka dapat madaling matangay ng mga tukso o mga tuso ng tao. We have to only trust in God's word and the Holy Spirit. Kailangan lamang nating magtiwala sa Diyos at sa banal na Espiritu Santo. So the baby Christian, they have to take care from 1 to 10. Kaya nga yung mga baby Christian, kailangan nilang alagaan. There are baby Christian who move only when brothers and sisters keep taking care of from 1 to 10. May mga baby Christian lamang na sila ay naaantig kung sila ay inaalagaan ng isa o 10 mga tao. If brothers and sisters visit their house, they try to come to church. Kaya nga, pag sila ay sisabihan ng mga ibang brothers and sisters, saka pa lamang sila pupunta sa church. If there is a pickup service, try to come to church. Kung mayroong pickup service, yun, pupunta sila sa church. If no pickup service, give up. Kung walang pickup service, hindi po sila pumupunta. It's a baby. Yan po yung mga sanggol. Right? There's someone even lunch waiting. Other brothers and sisters bring the lunch to them. May ibang mga brothers and sisters na hinihintay yung pagkain ay abot sa kanila.
It's a baby. There's no service. Why you receive only service? Yan yung pagiging sanggol na pananampalataya. Bakit ginagawa mo lamang ito kung mayroong gumagawa at naglilingkod sa iyo? They not come to Wednesday without any consolation of brothers and sisters. Hindi sila pupunta sa church sa Wednesday kung walang sundo sa mga kapatid. They does not come any fellowship without consolation of brothers and sisters. Hindi sila pupunta sa fellowship pag hindi sila tinatawagan ng mga brothers and sisters. Also, characteristic of children, when they eat food, many things spill a lot. Ganun din yung isang katangian ng isang sanggol na Kristiyano, pag sila ay kumakain ng labis, isinusuka nila iyon. A person who have a baby Christian, they spill all God's word, even they listen God's word. Kaya nga, yung mga sanggol na mga Kristiyano, isinusuka nila, iniluluwa nila yung mga salita na kanilang napapakinggan. They are very childish, that's why. Sila ay mga isip bata. Right? It's baby Christian. Ito yung mga sanggol na mga Kristiyano. But, family love that makulit baby. Ganun pa man, yung pamilya minamahal yung makulit na sanggol o bata na iyon. Because we are baby. We are family. Dahil tayo ay magkakapamilya. So in the church, there is a baby, there's brothers and sisters who have a baby Christian. Sa loob ng church, may mga brothers and sisters na baby Christian pa din. Then we have to judge them? Kung ganun, kailangan ba natin silang hatulan? Why you poop? Bakit tumaik ka? Why you spill all food? Bakit isinuka mo yung mga pagkain? Why you are childish? Bakit isip bata? Why you are selfish? Bakit baka sarili ka? We have to judge them? Kailangan ba natin silang hatulan? In the family, there is a baby, there is a youngest, there is the youth, there is a father and mother. Sa pamilya, may sanggol, may mga kabataan, at may mga tatay at nanay. Right? They have to care baby. Kailangan nilang alagaan yung sanggol. So, still we are nature, mature brothers and sisters have to care the baby Christian. Kaya nga, yung mga may sapat na gulang na mga brothers and sisters, kailangan nilang alagaan yung mga sanggol o yung mga baby Christian na mga kapatid. Those who judge others, still baby Christian. Kung sino man yung humahatol sa iba, ito ay yung mga taong baby Christian pa rin. Those who tolerate brothers and sisters' weakness, they have a grown faith. Yung mga nagtitiis sa mga kahinaan ng mga brothers and sisters, sila yung may matured na pananampalataya. How about you? You judge others? Paano naman po kayo? Hinahatulan nyo ba yung iba? It means you are baby, still love. Ibig sabihin, hanggang ngayon, ikaw ay baby. You tolerate other brothers and sisters with love? Pinagtitiisan mo ba yung mga brothers and sisters na may pag-ibig? It means you have a strong faith. Ibig sabihin, ikaw ay mayroong matibay na pananampalataya. 1 John chapter 2, verse 14. Unang Juan, chapter 2, verse 14 po. Chapter 2, verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Mga anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala ang Ama. Mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataan, kayo'y sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. There is in the church, there is a face of baby, there is a face of youth, there is a face of father. Sa loob ng church, mayroong mga pananampalataya katulad ng mga sanggol, katulad ng mga bata, at katulad ng mga pananampalataya ng Ama. So we must grow and become strong in the Word of God. Kaya nga kailangan nating lumago at maging matatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So that we overcome wicked and develop into the faith that discern God's will. Upang sa ganun, tayo ay lumayo sa pagkakasala at makita kung ano yung kalooban ng Diyos. Why youth have a power, strength? Bakit yung mga kabataan ay mayroong kalakasan? Why youth have a strength? Bakit may mga kalakasan yung mga kabataan? Do you know the reason why they are strong? Alam niyo ba yung dahilan kung bakit sila ay malalakas? They eat so many. Dahil marami silang kinakain. Every time they eat. Araw-araw sila ay kumakain. When I served in the church as our church school teacher,
Nung ako ay naglingkod sa church bilang church school teacher. I served church as a church school teacher more than 20 years. Naglingkod ako bilang church school teacher ng 20 years. So, when I go together with my class high school and go to restaurant together with them. Kaya nga, so tuwing ako ilalabas sa aking mga, kasama ang aking mga estudyante sa restaurant. Because every time they ask me, "Teacher, we want pizza." Kasi lagi nila akong sinasabihan, "Teacher, gusto ko ng pizza." "Teacher, we want something jajangmyeon." "Teacher, gusto ko ng ibang bagay katulad ng jajangmyeon." Every time they ask me. Halos araw-araw, lagi nila akong sinasabihan. Then I scold them, "I'm not rich." At pagkatapos, pinagalitan ko sila, "Hindi ako mayaman." "You are so makuli, why I have to trust treat you?" Ikaw ay sobrang makulit, bakit kailangan kitang i-treat? But I love them. Pero minamahal ko sila. Sometimes I go together with them to the restaurant. Kuminsan, sinasama o kasama nila ako, dalawa ay kami, pumupunta kami sa restaurant. They eat so fast. Sila ay mabilis ang kumakain. If I first spoon, they already done. Sa aking unang pagsubo, tapos na sila. And they observe me. "Teacher." At sila ay tumitingin sa akin, "Teacher. May I order one more?" "Pwede bang magdagdag ka pa ng isa?" "Yes." Oo. They ate 4 times. Sila ay kumakain ng 4 na beses. I'm very, very shocked. Ako ay talagang nagulat. It is a characteristic of youth. Ito po yung katangian ng mga kabataan. That's why very strong, very, very strong. Kaya nga sila ay talagang sobrang napakalakas. Right? Every time, even though after lunch, they go to like a sari-sari store. Kahit pagkatapos ng pananghalian, sila ay pumupunta sa sari-sari store. Every time eat. At sila ay kumakain. That's why strong. Kaya sila po malalakas. Those who have a face of youth, they love God's word. Kung sino man yung may mga pananampalataya na katulad ng mga kabataan, minamahal nila yung salita ng Diyos. They have a desire, long God's word. Sila ay may pagnanais na malaman, maunawaan yung salita ng Diyos. Right? Tama po? Those who have a youth faith. Yun po yung mayroong mga pananampalataya na katulad ng bata. So, when I in college, me also have a desire how to understand God's word. I want to study Bible. That's why I use my time, maybe one day more than 5 hours, I read the Bible, study Bible. Kaya nga, nung college ako, talagang meron akong pagnanais na aralin o malaman yung salita ng Diyos. Kaya nga, ginagamit ko yung mga sapat na oras ko, 5 oras, sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. For me, it's very hard to study Bible when I started, but since I started study Bible, I understood, the more understood, I realized it's very sweet. Noong una, napakahirap sa akin para unawain yung Biblia. Ngunit, kalaunan, nauunawaan ko yung Biblia at nalaman ko na yung salita ng Diyos sa Biblia ay matamis. Very delicious. Napakasarap. It's delicious? Masarap po ba ito? Please read the Bible long time. It's very delicious. Una sa lahat, napakasarap pong basahin ng Biblia. Bakit ito ay napakasarap? The more understand, it's very delicious. Hanggang sa mas nauunawaan mo ito, mas sumasarap. If you don't know the text of Bible, I suggest you first start Psalms and the Proverbs and the First John. Kung hindi mo nalaman kung gaano kasarap yung Biblia, like kung ay irerecommend ako sa iyo na kailangan mong basahin ang mga awit o kaya ang Juan. Very sweet. Napakasarap. Great person in the Bible, they love God's word. Kaya nga yung mga dakilang mga tao dito sa Biblia, sila ay talagang nagmamahal sa Biblia. That's why they are very honest person, they are very faithful person. Kaya nga sila ay mga tapat at tapat na mga tao. Job chapter 23 verse 12. John chapter 23 verse 12. Job chapter 23 verse 12. Job chapter 23 verse 12. Job chapter 23 verse 12 po. Read together.
Basahin po natin, 3, 2, 1. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. I have treasured the word of his mouth more than my necessary food. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. What is your priority? Food or God's word? Ano po yung inyong priority? Yung salita ng Diyos o yung pagkain ng sanlibutan? Do you think about today lunch menu? Iniisip niyo ba yung lunch ngayong araw? This God's word is treasure for the job. Itong salita ng Diyos, ito ay isang kayamanan. You think like that. So, when I read the Bible, Job chapter 23 verse 12, first time I'm shocked. Also I want to try to apply it in my life. Kaya nga, nung una kong nabasa yung Job chapter 23 verse 12, ako ay nagulat. Kaya nga, nagnanais ako na i-apply sa buhay ko ito. Yes, I decide. Before read the Bible, without reading Bible, there's no lunch. Kaya nga, ako ay nagdesisyon na bago ako kumain, kailangan ko munang magbasa ng Biblia. Without read the Bible, there's no study. Kung walang pagbabasa ng Biblia, walang pag-aaral. Try to apply it. Try niyo pong subukan ito. In the morning, what should you do? Sa umaga, ano ang dapat mong unang gawin? First, read Proverbs, one chapter. Una sa lahat, kailangan mong magbasa ng Biblia sa Kawikaan, chapter 1. One chapter is just needed 10 minutes, enough. Kaya nga, yung Kawikaan, chapter 1, ay kinakailangan lamang ng 10 minuto. Before lunch, read the Bible, again, one chapter. Bago mananghalian, magbasa muna kayo ng isang chapter ng Biblia. You need only 10 minutes. Sa loob lamang ng 10 minuto. Right? Tama po? It's very easy. Napakadali. Because God's word is my priority. Dahil yung salita ng Diyos ang aking prioridad. When I in college, I have a hard time for reading Bible. Nung ako ay nasa kolehiyo, napakahirap para sa akin na magbasa ng Biblia. I pray to God and decide. Ako ay nanalangin at pagkatapos ako ay nagpasya. Every day I have to read the Bible, 5 chapter Old Testament, 5 chapter New Testament, 5 chapter Psalms, and 1 chapter Proverbs. Araw-araw ako ay nagpasya na magbabasa ng Biblia ng 5 chapters sa unang bagong tipan, 5 chapters sa lumang tipan, 5 chapters sa mga awit at 1 chapter sa Kawikaan. So when I started it, I'm very having hard time. It's very long time needed for it. Kaya nga, nang pasimula, ito ay napakahirap sa akin. Tila bagang napakahabang oras. Do not decide like the 1 chapter enough. Huwag po kayong magpasya na 1 chapter ay sapat na. 1 chapter enough. Even 1 chapter, you have to try it. Kahit isang chapter, kailangan nyo pong subukin. Then you will know how delicious God's word it is, how sweet it is. At pagkatapos, maunawaan nyo kung gaano katamis yung salita ng Diyos. And God give you more understanding. At nagbigay ang Diyos ng napakaraming pangunawa sa inyo. That's why very sweet. We can understand. Kaya nga, napakatamis nito at nauunawaan natin. Oh, it really touched my heart. Kaya nga, talagang tinatouch. Inaantig niya ang ating mga puso. Comfort my heart. Kaya nga, ito ay pumapasok sa ating mga puso. That's why it's very sweet. Kaya nga, ito ay talagang napakasarap. Do you understand? Try it. Subukan niyo po. Also, when like youth group, they have many action. Kaya nga, yung mga youth group, marami rin silang mga kilos. Continuously moving, youth people. Patuloy silang gumagalaw, yung mga kabataan. Right? So, when you read the Bible for the youth phase, you have to obey and need acting. Kaya nga, kung babasahin nyo po yung Biblia sa pamamagitan ng pananampalataya bilang mga kabataan, kailangan nyong magbasa at kailangan nyong kumilos. Without obedience, without acting, if you just study Bible, become more stubborn and become more proud. Kaya nga, kung walang pagkilos, kundi nagbabasa lamang kayo ng Biblia,
Kung ganun, magiging matitigas ang inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip. So we have, with a strong faith, with God's word, we have to serve church and we have to obey. Kaya nga, nang may matibay na pananampalataya, kailangan nating sumunod at maglingkod sa church. Then you have a strong faith, you have a youth faith, you have a father faith. Kung ganun, kayo ay magkakaroon ng pananampalataya ng kabataan, pananampalataya ng mga matatanda. This person grown up a change from being self-centered to relationship-centered. Ang mga pagbabagong ito ay binabago tayo mula doon sa pagiging makasarili hanggang doon sa pagnanais na magkapagrelasyon sa ibang mga tao. They are caring, they are yielding, and trying to understand others. Sila ay inuunawa, sila iniibig nila yung ibang mga tao. And they are sacrificed. At sila ay nagsasakripisyo. If you become father's faith, you sacrifice and you love all church members. It is father's faith. Kung ikaw ay may pananampalataya katulad ng mga tatay, kung ganun, mamahalin mo yung mga kapatid sa church. Ito po yung pananampalataya ng mga tatay. Because you have a heart of Jesus Christ. Dahil ikaw ay may puso na katulad ni Hesus Kristo. The Corinthian church members, they have many problems in the church, and because they are childish. Sa Corinthian church ay marami silang mga problema. Bakit? Sila ay may mga isip o pananampalataya na mga isip bata. But in the church, through the God's word, God make them grow up, remove the worldly things. Pero sa pamamagitan ng church, tinulungan sila na alisin ang lahat ng mga bagay na iyon at lumago. The Corinthian church later realized their fault and thoroughly repented and insist on them and later had a form of right faith. Kaya nga sa kalaunan, naunawaan ng mga tiga-Corinthian church yung kanilang mga pagkakamali at sila ay nanumbalik. Our faith should grow up. Yung ating pananampalataya ay dapat lumago. If God's called you, you have to repent. Kung ikaw ay pinagalitan o pinapagalitan ng Diyos, kailangan mong magsisi. Corinthian church members, listen. Apostle Paul's advice. Kaya nga, yung mga Corinthian brothers and sisters ay nakinig ng advice ni Apostle Pablo. And they repent their sin. At sila ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. So, Corinthian church members grew up. Kaya nga, yung mga Corinthian church, brothers and sisters, ay lumago. The more you grow up, you resemble Apostle Paul, imitate Apostle Paul and Jesus Christ. Habang sila ay lumalago, sila ay nagiging katulad ni Apostle Pablo at ni Kristo. If your faith growing up, you're very strong faith and not shaken by the circumstance. Kung ang iyong pananampalataya ay lumalago, ang iyong pananampalataya ay hindi nagiging mahina at ay hindi agad-agad nayayanig. So, strong faith, who have a strong faith, find their work in the church and do it silently and diligently. Kaya nga, yung mayroong mga matatag na mga pananampalataya, sila ay kumikilos sa church, gumagawa ng tahimik sa mga gawain ng church. And those who have a grown faith, become humble. At yung mga may malalagong mga pananampalataya, sila po ay nagiging mapagpakumbaba. And their life become God-centered life and church-centered life. At yung kanilang buhay ay God-centered life. And faithful person, grown person, they have a desire to save the lost soul. Kaya nga, yung may mga matatag na may mga pananampalataya ng mga kapatid, sila ay may pagnanais na makapagligtas ng mga nawawalang kaluluwa. And the grown person, strong faith, who have a strong faith, sacrifice and love brothers and sisters. At yung mga may lumalagong pananampalataya ng mga brothers and sisters, natututo ng pagsasakripisyo, pagmamahal para sa mga brothers and sisters. Romans chapter 15 verse 1. Roma chapter 15. Romans chapter 15 verse 1. Babasahin ko po. Roma chapter 15. Verse 1, 3 to 1. Kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng may hina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. We then who are strong ought to bear with the scourges of the weak. Kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng may hina. Not to please ourselves.
Hindi upang bigyan lugod ang ating mga sarili. This person is strong person. Itong talatang ito ay tumutukoy sa isang matatag na tao. Who has a father's faith. Na kung saan ito ay mayroong pananampalataya katulad ng tatay. So, in the church, we need a strong faith for the preached gospel. Kaya nga, sa loob ng church, kailangan nating magkaroon ng matatag na pananampalataya para ipangaral ang ebanghelyo. Yes, as a newly saved, now you are baby. Bilang mga taong ligtas, tayo pa rin ay mga sanggol. And time passed by, you become strong in the church. At kalaunan, ikaw ay magiging matatag sa loob ng church. We believe God make you strong if you abide in church. Naniniwala tayo na gagawin kang matatag ng Diyos kung ikaw ay mananatili sa church. You will be strong if you eat God's word well. Ikaw ay magiging malakas kung kinakain mo ng maayos yung salita ng Diyos. You will be strong if you have a fellowship with brothers and sisters. Magiging malakas ka kung mayroon kang fellowship sa pagitan ng mga brothers and sisters. 1 Corinthians chapter 1 verse 8 to 9. 1 Corinthians chapter 1 verses 8 to 9. 8 to 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan, na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Yes, now we are childish. Now we have a lot of weakness. Now we have a lot of flesh desire. If you abide in church, God make you blameless. Tayo ay mga isip bata. Mahina yung ating mga pananampalataya. Ganun pa man, ay tutulungan tayo ng Diyos at magiging tayo maunlad. That's why God gave us a church. Kaya nga, ito po yung dahilan kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang church. Yes, again, 1 Peter chapter 2. verse 1 to 3. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Everything that has life is supposed to grow. Lahat ng mga bagay na may buhay ay kailangang lumago. It is evidence of salvation. It is evidence you have a new life. Ito yung katibayan ng kaligtasan. Ito ay ebidensya na kayo'y mayroong bagong buhay. So, it is God's will. After salvation, you have to grow up normally. Kaya nga, ang kalooban ng Diyos, pagkatapos ng inyong kaligtasan, kailangan nyo pong lumago bilang mga bagong mga anak. But if you not grow up, it is a worry of God. Pero kung hindi po kayo lalago, ito po ay pag-aalala mula sa Diyos. We must abandon the works of the children. Kailangan nating sundin o gawin yung mga gawain bilang isang anak. If you are saved, therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, or evil speaking. Kaya nga, kung kayo'y talagang naligtas, kailangan niyong iwaksi ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan, at lahat ng paninirang puri. If you are saved, you have to throw out it. Kung talagang kayo ay ligtas, kailangan niyong iwaksi, itapon ang mga bagay na ito. Until now, you smoking? Hanggang ngayon ba, ikaw ay naninigarilyo? Until now, you drinking? Hanggang ngayon ba, ikaw ay nagiinom ng alak? Until now, you backbite? Ngayon, hanggang ngayon, ikaw ba ay nagsasabong? Until now, you have a bad word? Hanggang ngayon ba, ikaw ay may mga masamang mga pananalita? No, if you are saved, you have to throw out. Hindi po. Kung talagang kayo ay ligtas, kailangan nyo pong itapon ang lahat ng mga ito. Verse 3, if indeed you have attested that the Lord is gracious. Sa verse 3, kung talagang natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. And also, as newborn babies desire the pure milk of the word that you may grow thereby. Ganon din, bilang mga sanggol, tayo ay nagnanais ng isang spiritual na gatas, malinis na spiritual na gatas. When we was child, we spoke as a child. Nung tayo ay mga bata, tayo ay nagsasalita na gaya ng bata.
We understood as a child. Tayo ay nakakaunawa bilang mga bata. We thought as a child. Nag-iisip tayo bilang bata. But when we grow up, we put away childish things. Pero nung tayo ay lumago sa pananampalataya, itinatapon natin yung mga pag-iisip bilang bata. Isn't there a child's work that doesn't throw away now? Meron pa bang mga brothers and sisters na gumagawa parang mga bata na hanggang ngayon ay hindi pa rin itinatapon? We have to throw out. It is the commandment of God. Kailangan natin itong itapon dahil ito yung utos ng Diyos. So, for the glorify God, for the please God, we have to be strong. Kaya nga, para sa kaluwalhatian ng Diyos, kailangan po nating maging matatag, maging malakas. Not satisfied this situation. Hindi po tayo nakokontento sa ganitong sitwasyon lang. We need more faithful worker. Kailangan po natin ng mas marami pang mga kamanggagawang tapat. Right? We have to do a lot of things for the gospel. Marami po tayong kailangang gawin para sa ebanghelyo. If church members are very strong, we can do many things. Kung ang mga church member ay napakalakas, marami tayong magagawang mga bagay. But if church members or babies, other faithful brothers and sisters only focus on care babies. Kaya nga, kung yung mga karamihan sa mga brothers and sisters ay mga sanggol pa rin, kung ganun yung mga mature na mga brothers and sisters ay nakatuon lamang dito sa mga baby na ito. Right? As I know, here, Castellos Church members has a strong faith. Katulad ng nalalaman ko, yung mga Castellos brothers and sisters ay mayroong mga matitibay, matatag na pananampalataya. But we have to more grow up. Ngunit kailangan po nating mas lumago pa. Then God give you more lost soul. At pagkatapos, magbibigay ang Diyos ng napakaraming mga nawawalang kaluluwa para sa inyo. Right? Tama po. Okay, thank you very much. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Most gracious Father God, thank you for all our gathering today. Aming mahabagin at mapagmahal na aming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapagtipon ngayong araw. Thank you for giving us a lot of instruction today. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng napakaraming mga instruction. Please have our life changed by your word. Naway tulungan niyo po kami na mabago yung aming buhay sa pamamagitan po ng inyong pong salita. Please help and guide us to obey your word. Pakiusap, tulungan niyo po kami at gabayan na makasunod sa inyong pong mga salita. Please make us blameless and please make us strong for preach gospel. Naway, bigyan niyo po kami ng kaluguran at bigyan niyo po kami ng kalakasan para ipangaral ang ebanghelyo. We trust you all. Ito po ay ipinagkakatiwala namin sa inyo. We pray in the name of Jesus loving us. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen. Thank you. Magandang tanghali po sa ating lahat muli.